final draft for Blacklist International and for Execration, isa na lang ang akin ang inaantay para tumagal pa sa ating liga. Tama ka, Chantel. Magkakabutasan na talaga at nagkabutasan na dito sa babang part. Killer, Pulado, Kagad, sinalo lahat ng missiles versus Zapno din. So medyo nagkakaroon tayo dito ng invade coming in from Blacklist. Kasama nila dito ang Natalia ha, at ang Hylos. Pero nice execution there for Execration. Na safeguard nila yung serpent nila. And Hate was able to get his purple buff. Actually, dito for Execration, so nice nung kanilang execution doon. Kasi meanwhile, habang nangyayari yun, nakikita natin yung Chona on the top. There was a time during the regular season na talagang naging matunog yung Chona Benny Q, na talagang alam natin asintado kung sino ba talaga ang kailangan target. And for Execution, ang ganda pinapakita na ngayon na counted na yung supposedly pang invade ng Blacklist International because of that malipin. Ang ganda ng pinoint out mo doon, Chantel, no? Sa minute 1 kasi, guys, ng game, 'di ba? Some people don't know this, 'di ba? Pero marami nakakaalam. Pero for some people, may lalabas kaagad na cannon. And yung cannon, pwede mong gamitin pang-push. Ayan, no? Pwede mong gamitin pang-push. Dalawang waves kaagad 'yan. And nakita kasi ni Hate na nandoon sila lima. Edi i-pressure natin yung top lane. With this, na na-pressure na yung top lane, easy basag, nagulo bigla yung rotation ng Blacklist International kasi meron na kaagad silang weak lane. Yes, napakabilis action for Execution. Wala pang 2 minutes nakasira na agad ng Torre dito, knowing na si Chow nasa top lane nila kanina. And we have the carry here, which is now at level 5. So si Hate ngayon ang pinaka core hero talaga ng Execution, guys. And let's not forget again na Jack no with his Grok. Alam natin Grok to. Grok no. Bilis oh. Na achieve, ringala, i-check to dito. Not a bit. Pero kita natin mga katakas, friends, para killer natin kasi naka-ready ang Blacklist International for the backup. And good thing here for Blacklist is ready sila if ever magkaroon ng teamfight, confirm Execration. Grabe yung level of threat dito ng Execration para kay na Killer and the gang, no? Another game na kailangan maging patient ng Blacklist International. They need to wait for the next set of objectives dito para kahit papano makakuha ng damage. Pero eto, sinasabi natin, I think Chaknu underestimating that ultimate. That is a 1-for-1, pero I think I would take that trade siya dahil napunta kay Aqua ang kill. Yes, actually maganda siya for Granger. Kanina nung nasa draft tayo, nakikinig kami ni Pareman Jean. Parang sinasabi ko mahirap yung matchup ng Granger carry. But anyways, it's gonna be a turtle taken here by Valir. Isang papagkakapatikin na Akon Edward against players na Execration. Flicker out naman para kay Eto Max lumaban. Yep. Mga Pezzi! Ngayon dahil doon, napatay siya. Nice a player come from Blacklist International. 4-1 ang ating score. Mainit ang pinapakita dito ng Blacklist International for Execration. It's more on parang paisa-isa lang pumapasok. Yeah, I think Team Execration, again, underestimating the damage output. Ang daming long-range damage coming in from Blacklist International. Dexter, napakaganda ng kanyang mga fireballs na shinoot mismo sa loob nung turtle. Even Chakno was trying to dodge it out gamit yung mga bushes. So, with two specific outplays, Blacklist International now gets the lead, no? Even though weak lane na yung top lane nila, nadadaan nila sa mga pag-overextend or pag-underestimate ng Execration sa damage nila. So, they're still in this. Plus, maganda rin yung mobility ng Blacklist International. Bilis sila dito because of the Hylos. Yes, malaking bagay talaga yung Hylos dito. Actually, para imagine, pag meron kang Hylos, sobrang bilis mo pa rin yung pagsukin si Etomax eh. Oo, hanapin kung saan siya nakapwesto. So, automatic, magiging minus siya for Execration kasi mawawala sa pwesto yung isang Marsa. For Execration, doon na nasira ng top lane. What's good about this team is maganda ang farming nila dito. We have 3,000 gold for this carry. Although, Granger, guys, napakasan talaga niyan. Pag tumama talaga yung deadzone natin niya, sakto. So, kumbaga, literal na sasabog talaga ang tapaan dito for Execration. Actually, if you're a Granger and you're up against a Farsa, napakadaling targetin, di ba? Bait mo lang yung kanyang ulti and no doubt, mauuna ka with the death zone nata, no? Let's see here as we are now looking at the items. Natalia,
Nauna na kagad sa kanyang first score item dito, Madam Chantel. So, interesting. Actually, para sa side ng Blacklist International, they're just sustaining the lanes, no? Hindi sila yung nagsiset ng tempo, eh. Except pa rin yung gumugusto ng laban. Pero dahil sa, ano, sa hero mechanics talaga, and yung scaling ng Blacklist International, kahit pa paano sila yung lumalaman. Kaya magigets mo yung point ng panel natin na maganda yung lineup dito ng Blacklist. Parang kompleto rikado. Kumbaga, ano, for the execution for Blacklist International, at ang magandang ginagawa ng Blacklist International, yes, execution yung nagsiset ng tempo, pero yung tempo na yun, ginagawa nilang advantage for them. Oo. Kasi pumapasok yung execution, pero binaligtad nila yung sitwasyon. At kita natin dito, ah, ang dami na sayang bottom lane side, parang buhay pa rin. Pero, yep, pansinin natin, si Barry Benny dito sa top lane, talagang pinagigigilan niya yan at hindi niya pinipitawan for execution flick. Importante plus na ejector kasama si Etomax. Zap no, Etomax connection na yata talaga ito para sa side na execution, guys. Nakita natin yan sa bottom lane. Ito talaga yung mga hindi matatawarang moves mula kay paring Zap no. Kino-comment ko si paring Zapno sa paglalaro dahil yun yung mga moves na hindi mo basta-basta makikita, eh. Abot pala yun. Diba? Yung mga ganong klaseng senses from Zapno, hindi mo maituturo ng basta-basta. So, what a pick-off para kay Zapno dito. Again, to create space to their team. Again, Chantel, sila pa rin ang nagdidikta kailan ng gera. Oo, pare, imagine na mo, talaga sila chak to kanina yung supposedly push ng Natalia, sinalagyan ng one charge para makita agad at manigate yung supposedly gagawin ng Black. Sa bottom lane natin, nandito naman si Benny Cutie. Kanina sabi ko kasi, lagi siya nasa top lane. Kaya naman natin, middle lane naman siya, ganito, 3 players na execution. At another objective for the squad. Actually, bilis ng execution dito pagdating sa pinaka-objective na ginagawa na. It's more on pushing turrets for execution. Yeah. I think isa na naman yon sa mga na-witness natin kung paano, kung gaano katalino ang exe right now in terms of playing. Like what you've said, Chakto, talagang, ano eh, no? Tinao niya lang si Edward the plane. And I think for the side of Blacklist, na late yung three heroes, na late ng onte yung three heroes. Could have been na sana parang 2 seconds early na nandun kagad sina tropang Honda Beast and sina tropang Aqua. That could have been a picked off and that could have been a push for the yes side of Blacklist. But with Execration's aggression right now, especially nyo na pick sa bottom lane, nakakuha pa sila ng kill. It is now clear na nabaliktad na naman nila yung laban. Si never nagkaroon ng tempo control yung Blacklist. Oh, actually, kasi sinasabi natin na parang execution nagsiset ng tempo, binabalik lang ng Blacklist International. Pero eto na, nakita na naman natin, bakbaka na naman, eto Max with the Queen's Time Wings. Buhay pa rin mga best swapper, Edward with a double kill. Nakita lang Zap 2 with a flicker, pero hindi nakita si Edward. Hindi natin mamatahan kung nasaan ba talaga ang isang natalo dito ng Blacklist International. And as we could see here, guys, Blacklist International, talagang nakokontra nila din yung sagot dito ng execution sa kanila. We have 6.6k gold for the Granger World, 7k gold naman for the carry. It's all about the objectives, guys. Totoo. Malaking bagay pag meron kang lamang sa objective kasi sa bottom lane natin, it's gonna be a fighter matchup of Sanctuary. Flicker ang sipari killer natin ng Blacklist International. Oh my, grabe. This is an interesting ball game. Blacklist International trying to make a play in the bottom side. Meanwhile, kailangan lang nila ma-shoot properly yung mga big skills nila dito, like yung Searing Torrent, yung extra proc doon sa Balir. And now Chakno trying to get away. Nako, kahit anong gawin mo Chakno, di ka mapupunta sa dingding, pero grabe. Grabe. Hindi ka makakalagpas sa dingding, no. Sa kita-kita yung hero, parang dinikit talaga sa dingding para magamit yung passive dito ni Grock. Pero ganun din ka-confident si Chuck na dumikit sa dingding kasi alam niya na dingding ang pinakamagiging kakampanya dito sa ating laban. Pero looking at the map, guys, execution, map control, yes, it's on their side. It's all about Blacklist International penetrating yung pinakagustong gawin na execution kasi yep, nag-zap 2. Naka-ready anytime kung sino pwedeng kuhanin dito na squishy hero against Blacklist International.
maiintindihan mo rin eh kung bakit hindi makapasok yung blacklist kagad, kung bakit hindi sila yung makapag-drive nung laban because of the threat of the Johed and the Cho. Pero ngayon, Chantel, nagkaroon ng glorious pathway. Lord! Nakuha! Dito na bari chak natin, mga kaibigan, kami from Sign of Execration, Death Sonata, kami from Aqua, pero wala, disengage para sa Blacklist International. At napakalinis, guys, so far for this game, ito yung malinis na laro both for Blacklist International and Execration. Kasi hindi natin makikita yung mga usual errors na parang may passing, may ganyan. It's more on looking at the things as it is, kung ano naman yung basis sa sitwasyon at yung magiging akala, yun yung nangyayari doon. For Blacklist International, what's good is kaya nilang balik na rin yung ginagawa ng Execration. For Execration, ginagawa nila kung ano yung sa tingin niyang kailangan nilang gawin. Kailangan talagang matapos na yan, Chantel. Dahil nga, gustong-gusto nang makuha yung point, gustong-gusto nang patalsikin ang Blacklist International. Blacklist International, it is actually obvious na medyo nagkakaroon sila ng mga safe choices, no? Ayaw nila mag-risk kasi medyo delikado, pero mukhang risk ito sa bandang gitna. Pero una mga wala ay si paring Edward natin. Siya yung biglang nataya. Tapos ayun, si Honda Beast na binato. Binatochi patalikod at hindi na tumapos. Hindi na pala umabot ang apoy na meron ang Blacklist International. And again, another pick of Chantel. Dako sa Execration. Blacklist International, yung akala na pati si Hate na baliktad pa ng Execution sa ating laban ngayon, hindi natin alam kung ano nga gagawin dito ng Blacklist International. Having Aqua defending this base na siya lang ang nag-iisa. We have Chakto dito for the vision at mukhang sisirain pa ng Execution dito ang lahat ng inhibitor threat ng Blacklist International. Buhay na ang mga tropa ng Blacklist International, pero yung nga lang nakalbo na ang mga tore ng Blacklist International. Wow! Isa-isang iglap lang, no? Biglaan eh. Again, yung threat nung Johed, yung threat nung Cho, plus Chakmu talaga with this Grok. Magugulat ka na lang, minawild charge ka kung saan-saan. Kabisado niya yung hit points. Oo! Calculated, parang magic, parang yung nangyayari doon kay Chak. And actually, guys, kung papansin, ayun na naman, yung wild charge dito kay Chak. Kapag pang face check niya, pero naramdaman niya yung bukso na ng dami na meron palang kalabot doon. Pero siya rin dito, parang sakto natin. Nadikit na paningin si Eto Max to man down for the side of Execration. Isama pa mga tropa dito ng Blacklist International. Hinahabol ang players na Execration, pero disengage para sa kanila. Alam nila na medyo likado at goods na yun for them. Para pahabain pa ang ating laban healer na dikitan at nakita dito ng Execration. Damage is real for this carry and a disengage for the team. Pero very cutie. Pari Majin, naka-ready. Very ready. Patay si... hindi ko! Talaga! Grakno! Grakno! Ay! Sabi niya! Walang Aquaman kay Chakno. Chakno man ako. Chakno man is real. Pili ko pa may superhero yung next na lalabas, Chakno man na talaga tayo. Sa nalang yung kulang ng man sa lahat na superhero natin na naglalaro sa MPL. Chakno man is the man for Execration. Edward, Chakno man naman ang sagot. Eto Max man naman for the side of Execration. Kitang-kita. Bawal magkamali or bawal pomosisyon sa mali. Dito ang Blacklist International. Grabe, Chantel, no? Nahinga na sana yung Blacklist International sa dalawang pick-offs. Sobrang clutch nun eh, kasi kailangan nila yung space. But the problem here, Benny Cutie, a moment at the right time and the right decision to pick off Aqua. Munti ka niya pa hindi ma-pick off, pero yung hindi mo ini-expect doon was Chakno. Usually, ang nakikita natin, yung mga galaw ni Benny Cutie na assassins, di ba, na kaya mo matay, mag-isa lang lagi. Di ba? Usually, yung kapag nakuha na ng pick-offs, yung kalaban mo, yung ibang supports, magbaback na. Pero yung instinct ni Chakno na, baka hindi mapatay to dahil, syempre, may mga kasama, tas makakapag-dash out. Ako magiging nail in the coffin at tatawagin nyo akong Chakno man. And sa tingin ko, sobrang grabing bars no ni Chakno para sa game na to. And ako na lang, Blacklist International, sobrang clear, Chantel, na
kailangan nilang kumapit. Kapit ng malupit sa manibela. Oo pala, kasi nga pala tayo ay nasa jeep. Yeah, team, so dito na Blacklist International. Pero for your execution, guys, again, this is Sanctum Lordness Level 2, guys. So for execution, isang ka-team fight na lang ngayon. At tayo pero nahuli si Edward Dunn. Eto, Max, getting a kill for the son of execution. So Batagetti, that is gonna be Aqua. And that is it. Securing